What's up, guys? Kung bago pa kayo sa aking channel, please like and subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para updated naman kayo sa mga susunod ko pang mga vlog. So, hindi pa naman tayo makagala ngayon o makapasyal. Kasi GCQ pa lang tayo ngayon eh. Hindi pa tayo makalabas. Ang totoo nga eh, nagpaalam lang ako sa checkpoint sa barangay namin na bibili lang ako ng mantika sa bayan. So yun ang totoo. Ngayon, dumaan muna ako dito sa SM, silong ng mangga. Siyempre, para magpahangin. So, ang aking i-vlog ngayon ay tungkol sa sasakyan. Ang sabi nga nila, mas masarap ang mamasyal kung may sarili kang sasakyan. O, diba? Ito naman yun eh. Kaya lang kung minsan, magastos ang merong sasakyan. Sa maintenance pa lamang nga talagang sasakit na ang ulo mo. Lalo na kung medyo bago pa ang sasakyan mo, doon ka sa mga planta ng mga kumpanya ka magpapagawa. Taon-taon may lumalabas ng mga bagong modelo ng sasakyan sa anumang mga kumpanya ng sasakyan tulad ng Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Nissan, iba pang mga kumpanya ng sasakyan ay naglalabas sila ng mga bagong modelo. Halimbawa, kung noong 2018 ay nakabili ka ng sasakyan mo, 2019, 2020, parang luma na yung sasakyan mo dahil may lumabas ng mga bagong modelo. Ngayon, ang ginagawa ng mga iba para hindi magmukhang luma ang kanilang mga sasakyan ay bibili sila ng mga accessories, mga stickers para ikabit sa kanilang sasakyan. Ngayon ang napansin ko, lalo na yung mga sasakyan na van, tulad ng ating sasakyan, ginagawa nila ng paraan para mapabago ang itsura ng kanilang sasakyan. So, parang inganyo din ako. So, ang ginawa ko, bumili din ako ng mga accessories at yung kinabit sa ating sasakyan. So, ito ngayon ang kinalabasan ng aking biniling mga accessories sa aking sasakyan. Oh, mga paps, ito ang aking inilagay sa tuktok crossbar para nagmumukha siyang hari ng kalsada. Side mirror cover para naman meron siyang parang hikaw. Oh, di ba? Door handle cover, pati na rin ang tank cover. Dito na tayo sa harapan, ang kanyang pinakamata, meron siyang headlight cover para astig. Fog lamp, ay kailangan to mga papsi, lalo na kung bibiyahe kayo ng gabi, lalo na pag umaakyat kayo ng Baguio, kailangan ng fog lamp. Mas maliwanag ang daan. Kasama na rin ang front bumper. Nako, ito ang
medyo kailangan natin. Dahil hindi natin alam ang daan. Baka may mapunggo tayong mga aso o ano paman. Kailangan nating protektahan ang harapan ng ating sasakyan. Smoking panel cover. Para naman mas magandang tignan ang kanyang pisngi sa mukha. Meron din tayong 4 fender trim para mas bagay sa kanyang mga gulong. O, di ba? Astig. We have our own version of hub cover. Kala nyo siguro ay nakamags yan. Pero yung dating hub lang yan, linagyan ko lang ng sticker, nagmukhang mags na. O, di ba? Side skirt. Dalawang side skirt na ating inilagay at ito ay ang nagpapaganda sa kanyang tagiliran. Ang totoo, nahirapan ako sa paghanap ng ikakabit dito sa side niya eh. Kaya ako na mismo ang gumawa nito. Nilagyan ko lang ng magandang sticker. Nagmukhang ayos na. Spoiler, mga kaibigan. Kapag kalinampasan ka nitong aking van, merong spoiler siya na kapag ka nasa likod ka ay nagbababay sa'yo. Bye-bye! Sabi niya. Tail light cover. Mas maganda kapag ka may tail light cover naman kasi meron na sa harapan. Plate garnish. Para mo naman ay mas magandang tignan ang kanyang plate kung may plate garnish. Take a look at this, mga papsi. Kung may kamera sa harapan, syempre dapat meron din sa likod ang rear dash cam with sensor. Kaya kahit wala kang rear bumper sa likod, meron siyang sensor. Sa interior naman, mga papsi, nandito na, nakikita din ninyo ang headrest. At kung paano ito ikinabit, ay i-click nyo lang ang description na nakalagay sa link. Oops! Baliktad yata yung sinabi ko ah. Ah, basta, alam nyo na yon. Please watch. Ito naman na ang interior sa harapan. So, andito yung dashcam. Mayroon din lagayan ng cellphone. At syempre, ito ang pinaka-paborito kong pwesto. Kasi ito ang driver place. Ito nga pala ang original na itsura ng Toyota Hi-Ace Commuter. Kung makikita ninyo, parang simple, stock. At ito na rin ang kinalabasan pagkatapos kong hayusin ang itsura. O mga papsi, anong masasabi ninyo ngayon? O diba, mas astig ang itsura ng sasakyan ko ngayon? Thanks to Moist Car Accessories, located at Bagani Campo, Canton City, along Bypass Road. Oops! Pauwi na kami. Tinawagan na ako ng misis ko, magsasayang daw muna ako eh.